Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang Misa Intensyon para sa pasasalamat ni na Consuelo at Eleuteria, Mr. and Mrs. Andrew Lambong family, at ang Dantes and Salas family. Panalangin din po sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Nicanor, Uldarico, Avelino, Helen, Meredith, Dennis, Donata, Ramon, Katsuhi, Larry, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Atin ngayong ipinagdiriwang ang banal na Eukaristiya para sa Kristiyanong pinag-uusig. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating cura paroko na si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikisa kay Jesus, sa kanyang pag-ari ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin, at ipaubayan natin sa Panginoon ang ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. P
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang lagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salo. Ito ang panghuling mga salo sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyag. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay sa lahat ng halima, sa lahat laban sa halima, at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak mga alpang ibinigay ng Diyos. Inawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahiyag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na, na natamo iyong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y naghayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol sa matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman
sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikaw ba ay matapang o duwag? Ha? Duwag ba? Kadalasan po naduduwag tayo, ano? Lalo pat naghahari yung takot sa puso natin. Lalo naharap tayo o nakakaharap tayo ng mga makapangyarihan na feeling natin ang liit-liit natin. Ano? Na yung bang sinabi natin na kuminsan, halos wala na tayong kayang gawin. No? Parang sinasabi natin, defenseless tayo, wala na tayong magagawa, naduduwag tayo. Pero, yun nga ang sabi sa atin ng ating Panginoon, ano? Na dapat manatili tayong tapat hanggang sa ating kamatayan. Bakit? Dahil buhay ang Kanyang ibibigay sa atin. No? Buhay ang Kanyang ibibigay sa atin, hindi po kamatayan. No? So naduduwag tayo dahil kadalasan po hindi naman talaga matapat ang ating paglilingkod sa Diyos. Kadalasan po ay nananaig sa atin ang kasalanan. Kaya po tayo'y naduduwag dahil kadalasan po hindi o nakakalimutan natin kung sino ba talaga ang dumidepensa sa atin. Sino ba talaga ang ating tagapagtanggol? No? So, mga kapatid ko kay Kristo, pasensyahan na po natin. No? Yan ay isang pag-uusig na nahaharap natin. No? Noong ko kung nanay siguro niya ito. Nanay ba niya? Yan po. No? So dapat natin ipagkasal. Patuloy po tayo. Sa ating buhay, mga kapatid ko kay Kristo, maraming beses, we feel threatened. No? Na yung bang nawawalan tayo ng lakas, humihina ang ating loob, at kadalasan po, parang hindi na natin kayang ipagtanggol, ipaglaban ang ating pananampalataya. Yan yung kanta na, ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig, giliw ko. Diba, no? So ipaglalaban natin hanggang sa dulo ng mundo. Dahil, my brothers and sisters, in our Christian life, lagi pong mayroong pag-uusig. Lagi pong mayroong sinasabi natin pagdurusa. No? Marami laging pagsubok. Kung minsan nga, nakakalungkot dahil hindi naman yung mga ibang taong umuusig sa ating pananampalataya. No? Mismo sa loob ng ating bahay, sa loob ng ating tahanan, inuusig tayo. No? Mabuti na nga ako, minsan natutuwa ako na yung isang pamilya nagsisimba, nagkakaisa, pumupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos. Pero kung minsan po, o kadalasan nakikita natin, yung babae lang, yung asawa lang pumupunta ng simbahan, kung minsan umiiskapo pa sa kanila dahil nagagalit si Mister, o di ba nagagalit si Mrs., no? Yung bang kumisa parang sinasabi, parang karibal nila si Kristo, yung nakikipag-compete sila sa Diyos, no? Na one time nga, nasabi ko sa nanay
ko, hindi naman ang nanay ko, hindi naman siya talang sabihin natin na ayaw niya na magsilbi ako sa Diyos. Pero dahil bunso ako sa aming pamilya, ang tanong ba ng nanay sa akin eh, papasok ka ng seminary, magpapari ka, tapos iiwanan mo ako? Yun ang tanong ng nanay ko sa akin. Very innocent naman na tanong. Hindi ko sinagot yun. Dahil bata pa ako noon, pero iniisip ko eh, ano bang tanong yun? Huh? I was only 13 years old at the time. So nung 26 years old na pa ako, na-ordain na pa akong pari. And during my Canta Misa or Thanksgiving Mass, ibinalik ko yung tanong na yun kay nanay. Sabi ko kay nanay, Nay, naalala mo ba sa akin yung tanong mo noon? Kung di ba kita mahal, dahil kaya papasok ako ng seminar, iiwanan kita? Ang sabi ko sa'yo, hindi ako sumagot noon, pero ngayon may sagot na ako sa'yo. Dahil tunay ang pagmamahal ko sa inyo, ayoko na maging karibal kayo ni Kristo. Kaya sumunod ako sa kagustuhan ni Kristo, naging pare ako ngayon, at sigurado ako, mahal na mahal ka ng ating Panginoon dahil hinayaan mo akong maging pare. No? So hindi ka naging karibal ni Kristo ngayon, dapat ikaw pa ay naging instrumento ka pa na nagkaroon ka ng anak na isang pare na naglilingkod sa Diyos. No? So maraming beses mga kapatid kay Kristo, hindi naman sinasadya, pero kadalasan po may mga pag-uusig mismo sa loob ng ating tahanan. No? Meron. Sa mga kaibigan natin, meron pag-uusig din. Kuminsan sinusubukan tayo. Kuminsan tinutukso tayo. No? Naawag ka dyan sa Siba, anong mapapala mo dyan? Diba? Kuminsan sinasabi, naninilbihan ka sa Siba, naglilingkod ka sa Siba, anong mapapala mo dyan? No? Wala naman, hindi ka naman nila pakakainin dyan. No? When there was a time nga na nalungkot din ako, dito na nangyari po. No? Sabi ko, yung mga basic ecclesial communities na halimbawa magdadasal sila o magkaroon ng sharing o Bible sharing sa kanilang tahanan, tawagin sila para magkatipon-tipon kayo. Biglang na naman nagsabi sa akin, Father, ang hirap gawin yan dito dahil sasabihin ng karamihan ng mga kapitbahay namin, o bakit pag sumama ko dyan, bibigyan niyo ba ako ng bigas? No? May isasaing ba ako para sumama ako dyan? No? So kagad-agad yung ang tinitingnan. So actually, it's pag-uusig din po. Ayan po, sa buhay natin, yan mga kumumunting pag-uusig lamang po sa atin. Pero sa maraming mga bansa, nakita naman natin, nasaksihan natin kung paanong pinag-uusig po ang mga leader ng ating mga simbahan. Ang mga obispo na there was a time, di ba, na pinatalsik siya sa kanyang simbahan, doon siya sa daanan, nagdadasal, pero may mga soldado na nakatuon ang baril sa kanya. No? Meron kami mga obispo na nakakulong, no? Sa, doon sa ibang bansa. Nakakulong sila because hindi allowed po ang magpahayag ng salita ng Diyos. Maraming lugar, no, sa ibang bansa, na alam naman natin na yung mga Katoliko, talagang kung sabihin natin, nagtatako sila sa catacombs, no, kung saan sila pwedeng makapag-celebrate ng misa. Dahil bawal, kung mahuhuli sila, either ikukulong sila, no, or baka papatayin pa nga sila. No? So mga pag-uusig na yan, mga kapatid ni Kristo, pero sa mga pag-uusig na yan, mga kapatid, parang lalong naging matibay ang pananampalataya ng karamihan sa atin. Di nga sinasabi, persecution strengthens us. No? Hindi naman lahat pinanghihinaan ng loob. Pero karamihan po sa atin na may tunay na pananampalataya sa Diyos ay lalo pang naging masigasig, lalo pang naging malakas ang loob para ipahayag ang salita ng Diyos. So, alam natin yan. And we know that sa persecution, it strengthens us. Pangalawa po, alam naman natin ito, ano na, with persecution, it purifies us.
paano maging mag-purify ang isang persecution. No? Dahil pag mayroong persecution, siyempre, andyan yung takot natin. So kadalasan po, yung mga hindi tunay sa kanilang pananampalataya, yung mga fake na mga Kristiyano, madali pong magsabi, ayoko na, tatago na ako, hindi na ako magpapakita. Kaya nga, sabi natin, it purifies us. Tinitingnan parang sinasala, no? Parang sinasala, sino ba talaga yung mga tunay na Kristiyano o hindi? Kasi kung okay-okay lang ang lahat, it's so easy to praise the Lord, di ba? It's so easy to thank the Lord. It's so easy to praise God, even in public, pag okay-okay lang ang lahat. Pero pag nagkakaroon ng mga pagsubok, pag nagkakaroon ng mga persecution, pagkakaroon ng mga pag-uusig na iyan, marami po ay bahag ang buntot, nagtatago na, naduduwag. Kaya nga masabi natin, malalaman natin through persecution kung sino ba talaga itong mga tunay na nananalig sa Diyos. Itong tunay na nananampalataya sa Diyos. Kung minsan masasabi nga din namin eh, sa buhay naming mga religyoso, mga pari, no, na sa pangapagsubok, malalaman din namin kung sino ba talaga yung mag-persevere sa kanilang bokasyon. Sa atin, sa simbahan, alam din natin yan. Ano? Na kung okay-okay lang, ang dami natin sa simbahan. No? Kung may pagkain, ang dami natin sa simbahan. Kung fiesta-fiesta, ang dami natin. Pero pagbibigyan na nga ng trabaho, isa-isa na nawawala sila. Ilan-ilan na lang ang natitira. No? Minsan, simpleng pagsubok lang yan. No? Simpleng purification, simpleng purification lang yan. Pero nakikita natin, iilan lang ang pwede nating masasabing mga tunay na tagasunod ni Kristo. So today, we are celebrating this, the Red Wednesday. Pagunita natin sa mga persecuted Christians, no? Yung mga kapatid natin na hindi sila malayang magpahayag ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid natin na hindi nila kaya dahil they are very persecuted, no? Na ipahayag ang magandang balita sa kanilang kapwa. O diba, sabihin natin kahit na to express their feelings, to express their faith in public, no? So ipagdasal natin sila. Pasalamat tayo sa Diyos na mayroon tayong religious freedom dito sa Pilipinas. Pero marami pong mga bansa na wala silang religious freedom at ginagawa pa rin nila o ginagawan pa rin nilang paraan kung paano nila ma-express ang kanilang pananampalataya. So it's a solidarity with them, praying for them, and also tulong din natin kahit kunti lang na maibibigay natin sa kanila. Anyway, ang sabi sa atin ng ating Panginoon, manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Iyan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Hanggang sa wakas sa buhay natin, manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Amen. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Atin pong itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan, manalangin tayo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon.
sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan, manalangin tayo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano, manalangin tayo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay, sa ikaliligtas ng lahat, manalangin tayo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ating ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar, manalangin tayo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inilayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon, manalangin tayo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakutuparan ng kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso, manalangin tayo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan ng lakas at pag-asa, manalangin tayo. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan. Dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya, pag-aanin mong sakit na aming nadarama, nawa ang mga paghihirap na naranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. And go back.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming alay at pithaya sa ikapananatiling matatag na mga nagdaralita. Dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala, ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway katuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi na iba sa iyo, minabuti niyang maging diri na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo. Makasundo mo, kaya naman iyong itinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat na sa kanya nakikiisa ay talagang magkakabit na iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay ihain, bilang kakainin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na po si Nanay Ata, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin, at wag mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Yung galit po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nakikipaglaban para sa ating pananampalataya. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sisindihan natin ngayon ang Sirio Pascual. Nakinig tayo sa salita ng Diyos at ating natagpuan doon ang mga patutuon ng pag-asa mula sa mga dumanas ng paghihirap alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos at ating narinig ang pangako ng mabuting balita para sa lahat ng pinag-uusig sa ngalan ng kabutihan at sa mga nagdurusa dahil sa pandemyang ating hinaharap. Makiisa tayo sa kanilang pagpapakasakit habang nagsisisi dahil sa ating kapangmangan, bagaman hindi tayo mananahimik at mananatiling handang makiisa sa kanilang paghihirap. Sa pasimula, ang kalawakan ay nababalot ng dilim at lamig at ang espiritong pumapainlan lang ay nagwika, magkaroon ng buhay, magkaroon ng liwanag. Nasambit ang salita at nagkaroon ng liwanag at ng buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang liwanag at isinali ng tao ang liwanag sa kanilang anak at isinali nito ng kanilang anak sa kanilang mga anak. Ang tao malaon ng nasa kadiliman ay nakatanaw ng malaking liwanag at sa lahat ng namumuhay sa dilim, nagniningning ang liwanag ng Diyos sa kanila. Sa isang madilim na sabsaban sa bayan ng Bethlehem, isang bagong liwanag ang inihandog sa mundo. Siya, na sa pasimula ay naroon na, ay dumating sa mundo, sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Ang salita ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, bago magbukang liwayway, binigyan ng daan ng dilim at isang bagong umaga. Isang umagang walang hanggan, walang hanggang liwanag na bumalot sa mundo. Nahati ang liwanag, pinangahasan ng taong ang kinin nito at ariing sa kanila, subalit hindi magagapi ang liwanag.
Isinali ng liwanag sa mga taong umibig sa salita ng Diyos na nagsali nito sa kamay ng mga sumasampalataya. Isinali ng liwanag sa mga taong naghangad o nawain ang mga nilikha ng Diyos at namangha dito. Isinali ng liwanag sa mga nagpahalaga sa dignidad ng bawat tao sa mga nakikipaglaban alang-alang sa katarungan para sa may hirap at kalayaan sa mga alipin. Naghihintay ang liwanag, sino ang magpapanatili sa ningas nito sa ating panahon? Sino ang magdadala ng liwanag na ito sa mundo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi tayo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi ikaw? Mga kapatid, tayo sa mandaling tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusig, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan, iligtas mo kami, Panginoon. Sa kagutuman at pagkamakasarili, iligtas mo kami, Panginoon. Sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa, iligtas mo kami, Panginoon. Sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan, iligtas mo kami, Panginoon. Sa panlilinlang, maling balita at kawalang konsensya, iligtas mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit na nag-aagaw buhay na lalong pinahirapan ng kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na iginugupo na ng sobrang pagod. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala sa kanilang balikat ng mahihirap na desisyon. Lingapin mo kami, Panginoon. Sa oras ng kalituhan at pagsubok, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa tukso at mga kahinaan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa sandaling kami ay pinahirapan ng kasalanan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming sinasara ang aming puso dahil sa pagkamuhi, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon.
Sa sandaling inilulugmok kami ng kamatayan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaaring makapaghiwalay sa amin. Sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo, sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa, hilumin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugat ng puso. Tanging Ikaw ang makapapawi ng luhang tigib sa aming dibdib. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasama namin na yakapin mo ang mga kapatid namin ang kaligayahan inauwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at napawawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit ng palalim bunsod ng iyong bigay na lakas at ang aming pag-unawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Amen. Amen. Mga kapatid, ang Sir Pascual na ito ay liwanag, ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito nung tayo ay binyagan. Nangako tayong ipalalaganap ang liwanag na ito nung tayo ay kumpilan. Tinupad natin ang pangakong ito nung tayo ay tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambay ng nagpapalaganap kahit ang aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman na pag-uusig sa mundo. Hiniling ko sa inyo ngayon, panatilihin ninyong nagdiringas ang liwanag na ito sa inyong mga puso. Sikapin nating maging liwanag na magpaparingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sanlibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Iniyahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at sa mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin at pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa aming sayang.